Verse 26. Well, it's not a quote, though. I think it's a flaw. Same in verse Hebrews 10, 26. Sino ba tinutukoy dito? Makareceive ng truth, tapos sinasyawag ang pagkakasala, eh wala nang natitirang hain para sa mga tao dito. So ito po yung verse na ginagamit ng mga nag-hold sa doktrina na pwede mawala ang kaligtasan. According to the embrace of this verse, pwede mawala ang kaligtasan. Ang more specifically, mga hawak sa ganun ito paniniwala ay mga Pentecostal. Pentecostal. Hebrews 10, verse 26. For if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth. So, para sa kanila, believer ito eh, believer. Nakatanggap na ito ng katotohanan. Eh, sinasadya mo pa ang pagkakasala. Wala nang natitirang hain sa'yo kung hindi ka maliligtas. So, sa kanila, pagkawala, ito ng paligtasan. So, on a similar note, yun din ako sinasabi sa Hebrews 6, 4. For it is impossible for those who are once enlightened and have tasted of the heavenly gift and remained partakers of the Holy Ghost, and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, and they shall fall away. To renew them again unto repentance, seeing they crucified themselves, the Son of God, afresh, and put him to an open shame. So, here in Pareto, no? These people are sitting willfully after having received the knowledge of the truth, and have tasted the good word and the partakers. Sama na natin, pag, passage na ito, minsan narinig ko ginamit sa Soriano, no? Na hindi totoo yung once saved, forever saved. Meron mga tao na after na maligtas, ma-receive yung atwira ng Panginoon, eh, bumabalik hindi sa dati, mas masahol ba? So, nawala ang kaligtasan. Kaya para sa kanya, hindi totoo na pagligtas, eh, hindi na nawawala ang kaligtasan. So he's against the Baptist teaching that once saved, you are forever saved. And according to him, this passage will settle the issue sa kanya. 2 Peter chapter 2. 2 Peter chapter 2. For if they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome, the latter end is worse with them than the beginning, for it had been better for them not to have known the way of righteousness than, after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them. But it has happened unto them according to the true proverb, the dog is turned to his own vomit. I think it's in the book of Proverbs. The dog returns to vomit. Kaya nga, sinasabi ni Peter, natupad yung proverb. It happened unto them according to the true proverb. The dog is turned to his own vomit again. And the saw that was washed, well, wallowing in. So, ano po ba ang talagang context dito? Ano ba talagang pinito ito? True believer o professing lang? Diba? Kasi, lahat ng passages na ito, speaks of apostasy. Ano po yung apostasy? Falling away from the truth, or
reflection on the truth. Yan po ang apostasy, no? So, walang apostasy na walang truth. Ang sinasabing nag-apostate ay yung nasa katotohanan at umalis. It doesn't matter at all kung saan pumunta. Hindi na pinag-usapan kung matapos umalis, eh kung saan siya pumunta, hindi na yun ang issue. Ang importante ng ingredient sa apostasy, para matawag na apostasy, nasa truth ka. Pero after na nasa yun ang truth, na-receive mo na, naaliwanagan mo na, pinaniwalaan mo na rin, ano, hindi ka nga na nagtagal sa paniniwala niyan, and then in the end, iniwan mo pa rin ang katotohanan. Yan po ang apostasy. Kaya, ang pinakasummary ng mga passages na ito, tumutukoy ito sa isang apostate o tumutukoy sa apostasy. Hindi po sa genuine believer. Ito po ay sa isang tao na nag-profess lamang na isang mananampalataya. Akala natin, tunay na mananampalataya. Actually, si John, may binanggit yan, di ba? They came out from us. And the reason they came out from us, because in the first place, sabi ni Apostle Paul, they are not really of us. Hindi talaga sila nakaranas ng kaligtasan. Wala tayong relasyon sa kanilang kapatid. Hindi sila pamilya ng Panginoon. So apostasy will never happen to a true believer. To a genuine convert, to a genuine Christian, apostasy will never ever happen. Hindi mangyayari yan. Because of what? Because of the preservation and perseverance of the saints. Ang mga anak po ng Panginoon will persevere. They will persevere in the truth. They will persevere in the Lord. Alala ko yung testimony sa pastor na nilawala ko siya bilang YP, kasama siyang kasikasik, nagsishare ng Bible, ng witness. 20 years lang hindi nakita. And after 20 years na balitaan niya, eh, hindi na siya baptist at atheist na. Atheist na, gano'n nyo, kasama niya nag-share ng gospel niya, ha? Kasama niya lumalaki sa baptism. Kasama niya lumalaki sa pamamahagi ng salita ng Panginoon. After 20 years, hindi sila makita na nakabalita ulit isa ng atheist. So, hindi talaga na-save yun kahit nag-share ng gospel. Okay? Dahil ang apostasy ay hindi ho mangyayari sa tunay na anak ng Panginoon. So, para matawag ng apostasy, nandiyan na yung truth sa'yo at iniwan mo pa rin. Nireject mo pa rin at iniwan mo pa rin ang katotohanan. Kaya huwag natin ipo-conclude na, ay, nasa ito kasi they have received the knowledge. Marami naman talagang knowledge lang eh. Diba? Ang nag-get knowledge lang. Oo. Maraming tao na very close nasa kaligtasan dahil nandiyan na sa mismo sila. Kasama ng Panginoon eh, 3 years. Huwag mo sasabihin, kinulang siya sa impormasyon. Eh, kasama na niya greatest teacher of all. Kasama na niya. Huwag natin sabihin na siguro hindi masyadong naliwanagan. Magaling magpaliwanag ang Panginoon. Ang totoo talaga, hindi talaga siya nasa iyo. At pagaling pa. Nasa kanya lang talaga, head knowledge. Head knowledge lang. So, tama. Sabi sila ni Bible na they have received the truth. But it's only the knowledge of the truth. They have tasted the good word. Now, yung narinig nila sa nila ng Diyos. They were made partakers of righteousness dahil for a short while, hindi matuwid ang kanilang pamumuhay. Naka-taste din sila ng work of the Holy Spirit. Dahil the word of God is the work of the Holy Spirit. Salita ng Panginoon ko, tinanggap din nila ng pansumandali. Kaya nga, may truth eh. Apostasy always involves truth. But they fell away or they rejected the truth in the end. Yan ho ang apostasy. Okay? So, kailangan ko malimutan, no? Malimutan ko. At ito ay pinag-usapan na rin po natin. It was raised last Sunday. Yung nga, kasama na rin itong isama na natin itong sa Hebrews. Last point na yan eh, Hebrews 6:4-6. Itong 2 Peter chapter. So, tungkol po yan sa apostles. Hindi po true believer ang pinuturo. Okay, tayo tumawag na po sa ating maging bahagi ng ating aralin, no? Sa 1 Corinthians chapter 13. This will be the last part
the last installment of my lesson, Hebrews chapter, First Corinthians chapter 13. 9. For we know in part and we prophesy in part, because some gifts are partial. Except love, because the gift of love is permanent. It will not only outlast other gifts, but it is eternal, because God is love and love is God. So we know in part and we prophesy in part. So the gift of knowledge and the gift of prophecy are all partial gifts, together with the rest of other gifts. So representative lang ang itong prophecy and knowledge ng isang ibang mga gifts. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. So dumating na yung perfect. Itong mga in part like prophecy and knowledge, matatapos na rin. Dahil dumating na yung perfect. And that perfect which is come, refers to eternal state. Eternal state of believers. In our glorified state. At tayo po yung nakakarisip na ng ating glorified bodies. Kung kahit hindi pa, dahil yung pong mga disembodied spirits, mga na umakyat na kasama ng Panginoon, already their eternal state, no? Kumbaga, wala na silang taglay na sinful nature. Although wala pa yung glorified body, wala na sa kanila ang sinful nature. And in the case of those who will be still alive pagdating ng Panginoon, the start, the beginning of our eternal state will be at the rapture. Okay? The rapture of the saints. So we know in part, we prophesy in part, but when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. So there will be no further need for knowledge, because we will have full knowledge of our Lord. There will be no need for the gift of prophecy, because the greatest preacher and teacher will be right in front of us. He is the truth. He is the embodiment of the truth. So, gifts are partial. And then, it will come to the point now, when that which is perfect is come, it does not refer to the completion of Scripture, dahil kung tumutukoy ko sa completion of Scripture, eh di tapos na rin pala yung prophecy and knowledge. Kawawa naman doon tayo, no? We were deprived, we will be deprived of two good gifts, knowledge and prophecy. And may I stress again, no, that with the gift of knowledge, kailangan ko ito for understanding, for interpreting, ano, and for preaching the word of God. Binibigay ng Diyos ang gift of knowledge and gift of preaching for proper understanding, proper interpretation, and proper preaching of the word of God. Sa totoo lang, napakarami na pipreach ngayon, no? Pero hindi pinag-uusapan ng dami, hindi tama ang ating pinipreach. Kapareho din yan ng napakarami tao na mapahamak hindi dahil sa wala silang Diyos. Nalulunod na nga sila sa kadamihan ng Diyos eh. Pero hindi nga yung dami ng Diyos na meron ka kundi kung nakilala ba tunay na Diyos. So it's not about the amount of preaching being preached, but it is about the truth. Kung tama ba ang pinipreach namin. At yan po, kailangan ang gift of knowledge. And we're thankful to God up to now, ang gift of knowledge ay patuloy po na ibinibigay ng Panginoon hanggang sa dumating ang eternal state. Pag dumating na yung eternal state, it shall be done away. Tsaka po yung matatapos. But it is not when the Bible was completed. Hindi rin po ito at the rapture, because we know that after the rapture, there will still be preaching. Sabi natin, prophecy and knowledge will be needed for preaching, for the propagation of the Word of God.
Eh, kung na-complete na, dahil perfected na, when that which is perfect is come, it shall be done away. Diwala na, because the word vanish away, it shall vanish away, ano? Katargeo means to be completely and permanently abolished. Sabihin natin kung mangyayari sa rapture, eh hindi totoo, dahil after the rapture, tribulation time comes, and during the tribulation, there will still be preaching that will happen. It will be led by the two faithful witnesses, Moses and Elijah, together with the 144,000 virgins of the 12 tribes of Israel. And na natin yan, ano? Yung 144,000. That's Revelation chapter 7. Verse 4. Revelation 7, 4. And I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of all tribes of the children of Israel. And then you two faithful witnesses. Nabasa natin yung mga ano? 11, verse 3. And I will give unto them, I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy 1,260 days clothed in sackcloth. Pero, mamamatay itong dalawa, di ba? Mamamatay ito. And their bodies will not be buried, hindi ililibing. And people will exchange gifts. They will be happy. The world will be happy that itetelebay siya, eh. Itetelebay siya, inuhawat na. Matutuwa ng mundo. Dahil nag-torment sa kanila ng 3.5 years. Nag-torment sa kanila through their preaching. Ano? Actually, babalik din yung power nila to perform miracles. Ano? Eh, finally, namatay na. Okay? So, it is not true that when that which is perfect, referring to the rapture. Because after the rapture comes tribulation, at the tribulation time, meron pa rin po prophesying, meron pa rin preaching. Hindi po rin ito tumutukoy sa maturing of the church. Ito po, medyo bago paniniwala ito. Kung nag-mature na yung church. Actually, referring din yan sa rapture na rin ng pamamaraan ng palagaya, no? Hindi rin ito tumutukoy sa second coming because at the second coming, we have read already this morning, Isaiah 29:18, Isaiah 32:3-4, and then Jeremiah 23:4, that in the millennial reign of the Lord, there will still be abundance of preachers and teachers. Magkakaroon pa rin po ng malawakang pangangaral. Ano? Hindi ko alam. Ano? Dahil, to be honest, I'm not really a very good student of eschatology. Pero, hindi mo nangangulugan na hindi iwas tayo sa eschatology. Pero marami lamang po kasi sa eschatology na mahirap maging dogmatic dahil eschatology hindi pa nangyayari. Mga hindi pa nangyayari. So, a lot of things about eschatology are speculative. You know? We can only speculate. That's why we cannot be very, very dogmatic. Although, meron po mga ilan dyan na talagang malinaw. Yung 1,000 years, malinaw yan eh. Pero ibang kalabo doon. That we will reign 1,000 years. Na ang false prophet will go ahead at Satan sa lake of fire. Revelation 20:10. Malinaw yan. The devil, the deceiver, was cast into the lake of fire where the beast and the false prophet are. So, bago itapon si Satanas sa lake of fire, mauuna na na ilalagay sa lake of fire yung false prophet at yung beast. Ang yung beast, walang iba kundi ang Antikristo. Siya po isang human being.
na empowered by Satan, you know? At yung kanyang influence at ang kanyang charisma, ang kanyang power, eh, i-enhance at ipopromote ng false prophet. Remember, he is the Antichrist. The word anti does not only mean against. Anti also means what? Trying to imitate. Yan ang isipin ng anti. So, hindi isipin parating ng anti, parating kontra. Ibig sabihin ng salitang anti ay gustong kopyahin. Kaya itong Antichrist, sa lahat ng aspeto, gusto niyang tularan ang ating Panginoon. He would even demand what? Worship. Pagde-demand siya ng worship, at doon magkakaloko-loko ang kanyang relasyon sa Israel. Because according to the book of Daniel, he will make a covenant with Israel for 1 week. And 1 week refers to what? 1 week refers to what? Up to 7 years. So meron siyang covenant with the nation of Israel for 1 week, a peace treaty. Pero at the middle of the week, sabi dyan, at the middle of the week, he will make a breach of the contract. Hihiwalay ka dyan. Dahil at the middle of the week, he will demand worship. Alam naman natin ang mga Israelita, forever cured na sa idolatry. Eh, he will demand worship of his image. Ire-require niya ang mundo na i-worship ang kanyang image. Kaya Israel, kailanman, after 7 years of captivity in Babylon, eh, hindi na bumalik pa sa captivity, sa idolatry. Tumigil na po sila sa idolatry. Kaya pag nag-demand ang Antichrist ng worship, talaga nga niyan, hindi sila magkakasundo. And that will trigger persecution of Israel. Siya yung dragon na pe-persecute sa woman that gave birth to the child. And who is that woman that gave birth to the child? Israel. And who was that child? Jesus Christ. So, the dragon will be after. Ano? So, hahabulin niya. Pero itatago siya ng Panginoon sa Mount Olives. Bubuka ang Olives. Kaya kapag tumutugtog niya rin eh. Sa Ikaraya chapter 12 to 14. Makikita niya, ibubuka ng Diyos ang bundok ng Olibo at itatago niya ang bansa Israel. Okay? So, maraming bagay sa eschatology, hindi tayo pwede maling dogmatic dahil hindi talaga malinaw. Pero marami rin pong malinaw. Okay? So, sa millennium, magkakaroon pa rin po ng preaching, I just don't know, no, kung meron pang masasave, although meron pa rin pangamarag, dahil magiging malawakan, no, ang preaching. Ang isang pangamarag, bakit sinasabi nila wala nang masasave sa millennium, dahil by the time millennium comes, tapos na yung ano, first resurrection eh. Ilan ba yung part ng first resurrection? Magana ba? First resurrection has three components. Ang second resurrection, tumutukoy ito sa resurrection of the unsaved. Ire-resurrect sila before the great white throne judgment. No? Pero yung first resurrection, meron po itong tatlong components. First is first fruits, referring to the Lord Jesus Christ. So yung unang-unang first fruits, siya yung first fruits of resurrection. And then the main harvest. Ito yung resurrection and rapture. Pag nag-rapture, mare-resurrect lahat ng mga believers na namatay at matatranslate yung mga buhay. So yun po ang main harvest. And then comes what? Gleanings. Ito yung tribulation. Saint. Sabi ni John, saan nanggaling yung mga taong yan? Ayan yung mga naligtas sa tribulation and wash their robes in the blood of the Lamb. So, kung tapos na yung first fruits, tapos na yung main harvest, tapos na yung gleanings, eh, pag meron pang nasa sa millennium, saan siya nagpapasok?
hindi sila pwede sa first fruits, hindi sila po pwede sa main harvest, and gleaning sa tribulation. Kaya sabi nila, wala nang masasave sa millennium, pero meron pa rin pangangaral. And the knowledge about the Lord and the millennial reign of Christ would be abundant. No? Magiging malawak ang kaalaman ng tao tungkol sa Panginoon pagdating po ng millennium. So it is not the rapture, it is not the completion of the Bible, it is not the second coming. Ano pala itong perfect that shall come? Sabi ni Paul, when that which is perfect is come, then that which is in part, which is prophecy and knowledge, will be done away. May I say that this perfect that shall come is the eternal state by the process of elimination? The eternal heavenly state of believers is the one being referred to here as the perfect that shall come. And it refers to the moral and spiritual perfection as required by the Lord in Matthew 5:14, be therefore perfect even as your Father in heaven is perfect. Okay? So spiritual gifts are only for time. Habang nandito tayo sa mundo, nagumagana pa ang time. Ginagani pa ang time. Because in eternity, there is only one. There is only timelessness. Eternity means timelessness. Will no longer be operating by time. Okay? So, when that which is perfect refers to eternal state of believers. So, the eternal state begins for Old Testament believers kailan? At the resurrection. While for Christians, it will be at our translation. Or even at death, pag namatay tayo. Okay? Now let's take a look at the last three verses. 1 Corinthians 11. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Parang may kahawin po ito ng mga kalagayan ng mga bata sa Israel. Upon reaching yung matinatawag na bar, mitzvah. And he becomes a what? A son of the law. Habang hindi pa siya son of the law, hindi pa siya bar mitzvah, yan ang tinatawag na boyhood period. Ma-enjoy niya yung kanyang pagka-boyish. Boyish, boy or child in conduct. A child or childish in behavior, even in understanding, even in knowledge. So, boy, enjoy niya yung kanyang pagka-boy. But once he becomes a bar mitzvah or a son of the law, sabi ni Apostle Paul, yung kanyang pagka-childish, yung kanyang childishness will be put away. When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. Kailan niya nakakabali? At the eternal state, when the perfect age comes. Pag dumating na yung perfect age, when that which is perfect is come. From boyhood, kasi sa ngayon, ay mga child pa rin eh. Ba? Nakapansin niyo ba yan? You're still a child when it comes to understanding. Minsan sa pamanawa natin. Diba? Child, minsan medyo mababaw ang pamanawa. Diba, minsan kahit sa kasulatan, sa Korea, medyo hindi natin maro ang mga malalalim na bagay ng Diyos. So when compared to being children in understanding, sometimes even in application, even in our behavior, you're still childlike in our behavior. Pero kapag nasa perfect state na tayo, ano tayo mga kapatid? Lahat tayo mature na. Wala ng childishness, bakit?
there will be a total eradication of all sinful nature. Wala na yung sinful nature sa atin. At magiging malawak na ang ating pangunawa. Wala na yung depravity. Wala na rin po ang sinful nature. So one moment, we were boys. But the next, we were men. Okay? This type of spiritual bar mitzvah, a coming into immediate, complete, and eternal spiritual adulthood and maturity. At that moment, everything childish will be done away with. All immaturity, all childishness, all imperfection, all limitations of knowledge and understanding will be forever gone. Minsan, kahit alam na natin ang truth, nakakalimot pa rin tayo. Minsan, pagtatagumpayan, minsan hindi, dahil nakakalimot pa rin. At kung yung malinit natin malimutan. Romans 8:28, di ba? Sa parati bang pagkakataon at natatandaan natin yan at may-apply. Di ba pagka pag-spark ng problem, agad-agad ang nangyayari sa atin. Di ba? Nararapin. Nararapin tayo kung mayroong mga parinigat ng problema. Medyo-medyo, nalilimutan natin yung Romans 8:28. Pag medyo nagtagal-tagal ng mga tayo, tsaka magpa-flash pa sa isip niya. Pero sa unang dating ng problema, di ba? Medyo pag-umaga ng umiral, hindi ko natin eh. Yung pagkayuman natin eh. Yung humanness ng tao. Diba? Gusto natin pag-anahin. Nawawala tayo sa composure. Nawawala minsan tayo sa poise. Nalilimutan natin ang Romans 8:20. Ano pang nalilimutan natin? 1 Thessalonians 5:18? Sinasabi ng 1 Thessalonians 5:18. In everything, give thanks for this will of God for you concerning your gain, Christ Jesus. Ano po ang nalilimutan natin? Philippians 4, 6 and 7. Be anxious for nothing. Be careful for nothing. But by prayer and supplication and thanksgiving, let your requests be made known unto God, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds in Christ Jesus. Ano ba nalilimutan natin? My God shall supply. 4:19, ano? 4:19. Philippians 4:19. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Nalilimutan natin yung John 3, Matthew 6:33-34. Your Heavenly Father doth know that you have need of these things, but seek Him first. 32. Yan. Your Heavenly Father doth know that you have need of these things, but seek Him first. Take no thought for the morrow. Sufficient unto the day is the evils thereof. Sabi niya po sa Paul, sapat na, hindi ng Panginoon, sapat na ang worry niyo sa maghapon. Ang bawat nakatalaga sa maghapon, yun na lang muna ang i-worry natin. Sapat na yan. Why keep worrying about tomorrow? That you are not even sure if the sun will still rise for you tomorrow. Hindi mo nga alam kung sisikatan ka pa ng araw bukas. Don't worry too much about tomorrow. Much more, much less sa next 10 months or next 10 years. 10 years pa yung kinakalala mo. Agahala ka na agad niya. Sabi niya yung Panginoon, di ba? Huwag mong yun by worry can add one cubit. Huwag mong yun by worry can add one cubit to this statue. Si Solomon nga, ang pinangawalaan ng Panginoon. Si ano nga, yung mga flowers, sabi ng Panginoon, na sandali lang, pagkaganda lang daw, pero bukas, gagawin na, pinangawalaan ng Diyos. Binibihisan ng Diyos, nagagandaan. Na even Solomon in his life was not arrayed but, like these flowers.
Marami kasi in Japan or in France, sa Europe, yung garden ng tulip, taniman ng tulip, ang ganda, no? Para chocolate na babahulan. Amsterdam, ya? Taniman ng mga tulip. Grabe. Kaya sabi ng Panginoon, even Solomon in his glory was not arrayed such as such one of these. But God clothed these flowers with such beauty. Eh, kayo pa ba, hindi ko bibihisan? I keep worrying about tomorrow, about your needs, about your provision. These are the things that worry the unbelievers, the Gentiles. Kaya nga, nalilimutan nila ang Diyos dahil marami silang inuuna eh, hindi pa nila pangkabuhayan para bang walang Diyos na mangkalaga sa kanila. Pati yung direktuan ng Diyos na para sa kanya, eh, hindi nila binibigay because they worry about tomorrow. They worry about their food, about their clothing, about their needs. Tarinig ng Panginoon, your Father knoweth that ye have need of these things. Alam na Diyos yan, but save ye first. Kingdom of God in these circumstances. Take no thought for tomorrow. Because the Indians of tomorrow or of this day should be sufficient. Sapat na yan. Mga alalahan ninyo sa buong maghapon ito. Sapat na yan para bigyan niyo ng pag-alala. Pero para bukas, yun pa sa pangalawang araw, yun sa pangalawang araw, at sa susunod na linggo, susunod na buwan, susunod na taon, huwag yun ang abalay ng sarili niya sa sabi ng Panginoon dahil hindi ka nakakatiyan o mabangon ka bukas. Boast not thyself of tomorrow, Proverbs 27:1, for thou knowest not what day may be for. Hindi ko alam kung anong meron bukas. Huwag niyong pag-ambo. Okay? So when I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, ito po yung when the perfect age has come. Kapag dumating na yung perfect, when the perfect has come, the glorified state na tayo, we become man. But prior to that, we are all children. We are all childlike. Child in understanding, child, children in behavior, no, in knowledge, we are children, meaning limited. Limitado, ano, ang ating kaalaman. Yun din po ang sinasabi ng 12. For now we see through a glass darkly. Even with the presence of the Holy Spirit, even with the availability of the Bible, despite the preachers being gifted by God, the gift of teaching and the gift of preaching, still we see through what? We see through a glass darkly. Kahit na andyan ang banal na Spirit to illumine us, enlighten us, and to aid us, and the preachers that are there, are here, to help us, ganun pa rin, ano? We keep on seeing on a glass darkly, dimly. Parang may ano pa rin, hindi pa talaga clear ang lahat. Dahil hindi pa nga dumatating ang perfect. Wala pa yung perfect. Wala pa yung mercy. So, until then, ayun po ang ating patitiksan, ano, na malabo, malabo ang ating pananaw sa maraming katotohanan at sa maraming bagay. I was reminded of the song, ano, face to face. Malabo pa kung malasin, ngunit araw ay darating. Wala po ko sa ngayon. Pero araw ay darating. When you meet the Lord face to face, everything will become clear. Now you see through a glass darkly, but then face to face. Kaya nga, mas lumakasan natin paniniwala na itong perfect, na ito na darating, ay ang second coming of Christ, o yung perfect age, I mean, ano, yung perfect age, because at that time, we will be face to face with our Lord. Now, I know in part, sa ngayon, I know in part, partial ka lang ang alam ko, but then, sabi niya, someday, but then, shall I know, even as also I am known. Lalawak ang aking kaalaman, kagaya ng kung gaano ako kakilala ng Diyos.
Manilikman na ako, sabi ni Tito. Tayo, ang universe, manilikman. In understanding. Okay? And thou abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. So in this present life, even with God's word completed and the illumination of the Spirit, we see into a glass darkly. But when the Lord comes, we are in the presence of the Lord face to face, and po imagining malinaw na. So last verse, now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Bakit mga kapatid? Kaya sa totoo lang, even without hope and love, kasama na rin sa love yan eh. Di ba? Bakit kasama na rin sa love ang hope and love? Bakit kasama na doon? Di ba? Sabi ng 1 Corinthians 13, love believeth all things. Di ba? Love, ano pa? Hopeth all things. Pero meron mo pa ng love, carried na rin yun. Kaya hindi na kailangan ang hope and love dahil kung na, ang hope and faith, dahil kung for as long ang tao po ay nasa kanyang pag-ibig, love already encompasses both faith and hope. Kasama sa kanya. Dahil ang love, you keep on believing what is otherwise so hard to believe. And even if his belief fails, he will still cling to his hope. Kaya doon ka rin din, ganun ka rin din love because love endureth all things. So iba, sumusuko na, iba, give up na, iba, nawawala ng pag-asa, pero ang love, hindi. At iba nakikita niya. He keeps on hoping. He keeps on believing. And that believing and hoping keeps on enduring because love endureth all things. Binabata ang lahat at pinagtitiisa ng lahat. Nagtatagaan na kinakaya na endureth all things. So faith and hope will have no purpose in heaven, but everything true, lahat ng katotohanan, ay malalaman na natin. So lahat ng sumong paniwalaan, object of faith, ay magiging reality na. It will be a known truth to us. And everything good, lahat ng object ng faith, ng hope, I mean, is good. Wala naman nag-hope na mas masama pa ang inaasahan mo dati. Pag sinabing hope, what you look at the future is something that is good or better than the present. Pag nasa langit na mga kapatid, lahat ng ino-hope mo ay possess mo na. Dahil na mo ka na sa glory, sa feeling ka na glory. So love is the greatest, not only because it is eternal, you know, and it outlasts all other gifts, kundi kahit dito sa mundong ibabaw, mga kapatid, ano? Ano ba? Matinding pinopromote ang virtue sa mundong ibabaw. Na siya yung ina-adore na virtue. Ano ba ang karaniwang theme ng mga songs? Di ba yung matatagal ng kanyang pag-iing? Yung kanyang pure ng ating pag-ibig, meron pa mga nasalunang simbahan pa, di ba? Yung mga ganyan pa. Salunang simbahan. Okay. Alalahanin mo lang ang ating pinagsumpaan ng salunang simbahan. Hindi ako magbabago kung tinawala ang marka ng ating pangalan sa loob ng puso na ating ilugit sa puno ng mga. Kagawa ng magkakambal na puso, ano, tagal ng kanyang pangalan. Hanggang hindi na bumura yan. Magsisimula yan ang ipag-ibig ay hindi ba balik na rin naman kung hindi tangin sa ilang. Hindi pala trama lang pala yun. Pahitek lang pala yun. Pagkarating na may mila, eh, wala na. Tapos may ibang kanta, pagkat kami ay tao na. Traditionally, yan ang theme ng song sa ating pag-ibig. Pag-ibig sa iniiyon, pag-ibig sa ina, pag-ibig ng anak. Mataas ang pag-ibig ng paghangap at pagsamba sa pag-ibig. Pag-praise, ano? Pag-praise pag-ibig.
Tingnan mo, tayo ng mga songs sa tungkol sa kataasan, ano, sa hope, bibihira, di ba? Hope, yan, tungkol sa belief, o sa faith. Madalang. Parang di mo talaga yung tema ng mga songs, playing, usually, na. So, superior of love above others. Gifts, ministries, faith, hope, patience, all other gifts, at all one day will cease to exist because they will cease to have purpose or meaning. Kailan, when that which is perfect is come. In fact, marami nga doon, nawala na. Ano? Pero mga kapatid, pag nandun tayo sa langit, ang pag-ibig parang nagsisimula pa lang. Diba? Dahil ngayon, ang pag-ibig natin, hindi pa naman ganun kadalisa eh. Hindi pa ganun ka-genuine. Pero pag nasa langit na tayo, eh parang nagsisimula pa lang na talaga tunay na pag-ibig na ang umihirap sa atin. Pag-ibig sa Panginoon at pag-ibig sa mga kapatid. Perfect na. Whether love for work or love for fellow brother or sister, doon na magkakaroon ng katuparan, ano, ang tunay na pag-ibig. Sa ngayon, medyo malabo-labo ba yung mga pag-ibig na yun? Saan? Nahaluan po eh. Nakakaroon pa ng mixture ng ibang emosyon, mixture ng ibang feelings. Minsan eh, oh, love kita pero hindi lang sa Bible eh. Hindi lang tiguro ng Bible yan eh. Hindi mo magagawa yan eh. Eh, ganun pa. Oo, oh, mahal kita sa Panginoon dahil sabi ng Bible, pero hindi lang talaga tinuro ng Panginoon yan. So, kaya natin pag-ibig medyo hindi pa ganun ka-pure, hindi ganun kadalisay. Hindi pa perfect. Selection natin. Sa lagi, mga kapatid, parang nagsisimula pa ng pag-ibig pagdating natin ng tayo. Wala nang halo, wala pure na love na yan. Hindi rin ang halo, kahit anong mga feelings or emotions na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. And unnecessary feelings. Okay? So much for that. Graduate na po tayo. Tumayo po tayong lahat at i-apply na lang natin ito. I-apply na lang po natin. Amen. I-practice mo yung mga muna. No? So, that's great. Request Brother Ayon to please dismiss us. Great naman namin Diyos na magpagpala ng kapangyarihan sa lahat. Maraming salamat ako sa lesson na among aming napag-aralan for the last several weeks. Sana po kayo noon na naunawan po namin sa pag-apply namin sa mga susunod na araw sa aming mga kapatiran at ganoon din po sa mga aming sisyeran na hindi pinakakilala sa iyong Panginoon at sana Panginoon pag-apply niyo po ang iyong salita sa amin at sa ganoon namin po ma-exercise lalo naman sa aming church at sa aming pa at sa mantalag sa kawiwalay sana po sa iyong Panginoon at pag-apply niyo po muli ang aming ko, ilayo po kami sa pamamahan, ilayo po kami sa pamamahasya, at kapayan po kami makabalik muli sa aming ko, dahil namin yung sa iyong araw, pagsabang muli sa iyo, Panginoon. Ito po yung aming dalangin, kung makikita na yung pananap sa aming Panginoon. Amen. Magandang hapon po at magandang hapon.